morning, it's me, Jenny po. Good afternoon, good evening. Depende sa inyo kung anong oras na ipiplay ang video na to. Kung morning ba, afternoon, o evening sa location nyo. It's me, Jenny po. Welcome to my channel again. Please subscribe po sa aking channel para magkwentuhan tayo. Yay! Today po, ang ating pag-uusapan is tungkol sa ano ang pinaka namimiss ko sa Pilipinas na wala dito. Yes. Okay, number one, ang pinaka namimiss ko po sa Pilipinas is yung tawanan, hampasan ng mga tao. Kunwari, nagkukwentuhan kayo ng kaibigan mo. Tapos hahampasin mo yan, di ba? May kasamang ganun. Uy, ba't naman ganun? Parang ganun, hahampasin mo. Yun, namimiss ko po yun. Yun po yung ginagawa ko sa mga kaibigan ko. Pag tumatawa po akong ng malakas, natatawa sa pinagkukwentuhan namin. Namimiss ko din po yung busina ng jeep, ganon, sa around Manila area o kaya sa Pampanga. Pag naglalakad ka, tapos bigla kang tatawid, put-put, sasabihin ng jeep, diba? Medyo maingay. Namimiss ko rin po yung lumalabas na usok sa tambutso ng sasakyan, mapatricycle man yan, jeepney, bus, or ordinary na sasakyan po. Yes. Namimiss ko rin po yung tumawid ng bangka, tumawid ng ilog using bangka po. Yun. Nung nag-aral po ako ng high school doon, bawat pupunta ako sa school namin is maglalakad din, tatawid sa ilog nang nakabangka po, may magpapaandar ng bangka, yun. Namimiss ko rin po yung malakas na ulan sa atin every month of June, July, August po. Mga ganun. Yung bagyo naman po, hindi ko siya namimiss kasi hindi siya magandang pangyayari. Medyo pangit, maraming nasasaway, maraming naapektuhan, maraming napeperwisyo po, pati pananim ng mga magsasaka. Yun po. Namimiss ko rin yung pagdating mo ng airport, Ninoy Aquino International Airport or Centennial po. Doon po lagi yung ano ko po, arrive ko po. Namimiss ko yung pag-ano ka na ng airport, pag susundin ka ng pamilya, may mga banner, gano'n, nakaganyan-ganyan, yung pangalan ba nakasulat. O kaya, may mga taong nagkukwentuhan. Tapos, yung mga parang, uy, ako to! Psst! Parang may tatawag sa'yo ng ganun. Kasi dito, pagdating mo ng airport dito, sobrang tahimik po. Wala, tahimik lang. Parang, oh, dito ka na pala. Parang ganun. Kasi tahimik po talaga yung mga Japanese. Tahimik yung lugar, tahimik yung personality nila. Kaya, hindi mo nahanapin siguro yun pag nasanay na po kayong pabalik-balik dito sa Japan po. From maingay na bansa to tahimik, saan ba yung gusto ko? Middle lang siguro, konting ingay, konting tahimik. Yun po. Tapos, namimiss ko rin po yung mga street food sa atin po. Mga kwek-kwek, mangga, singkamas, scramble, ice cream, chirin-chirin, ice cream, Pinoy balot, mga chicharon, maraming bawang, tigs-lilima, tigsasampo, calamaris, ganun po, di ba? Mga fishball, kikiam, yun, mga buko juice, nagtitinda sa kalsada, mga mais na may margarin, tapos lalagyan ng konting salt po, ng asin. Namimiss ko po yun kasi mahilig ako sa street food. Masarap, tapos hindi pa mahal. Yun. Sarap. Ang sarap po. Nakamiss din kumain ng Jollibee. Yun. Gravy doon. Masarap. Yung chicken. Ang sarap-sarap. Sobrang sarap. Wala pong Jollibee dito sa Japan. Kaya, hopefully, sana sumikat pa ng sumikat ang Jollibee sa iba't ibang bansa para magkaroon siya ng branch dito. If ever magkakaroon siya ng branch dito, gusto kong magtrabaho sa Jollibee. Hi sir, hi ma'am, welcome to Jollibee. Pag Japanese. Minasama, konnichiwa, Jollibee, yokoso. Parang ganun. Yun.
Dito po, street food. Merong street food dito, pero hindi siya parang street food. Ang tawag doon ay yatay po. Maraming mga barbecue, may mga parang pansit, may mga cotton candy. Ano pa bang meron? Japanese food po, more on. Parang pag may special festival or event lang sila nandoon po. Hindi everyday. Pag may occasion lang. Kunwari, pag may cherry blossom season, sorry, nandun sila, naka-ready, yun. Marami po. Pag marami, mga 200 to 300 shop po yung nakatayo. Dami, no? Parang maano kayo. Ano ba lahat? Natitikman ko parang ganun. Minsan pare-pareho lang yung tinitinda. Nag-iba lang yung taong nagtitinda. Yun po. Namimiss ko pa sa Pilipinas is using popo. P-O. Opo. Po. Dito po. Ginagamit ko po yung po tsaka opo sa mga hindi ko kasing edad po na kakilala ko pong mga Pilipina dito. Or Filipino po na older than me po. Unlike sa Pilipinas po, di ba, madalas sabihin natin ng, opo! Pag sa Pampanga po, inuutosan ka. Na ano po? Sasabihin mo. Ano po? Parang ano po yung iutos niyo sa akin? Ganun. Dito may po at opo naman po. Siguro, hi o kaya des po ang tawag nila. Yes. Namimiss ko rin siguro yung gumala sa SM Pampanga po. Mga malalaking mall sa atin. SM North EDSA, SM Mega Mall, o kaya Robinsons Manila, Ermita. Dito po may mga mall naman, kaya lang hindi sila kasing laki ng Pampanga, sorry, kasing laki ng mall sa atin po. Merong malaking mall dito, pero mabibilang mo lang sila kung iilan sila. Not every mall is bigger or wider than SM po. Yun. Namimiss ko rin yung nagkukotohan po sa kalsada. Kasi dito wala. Walang koto-koto. May koto ba dito? Siguro may mga koto na may mga bata. Ewan ko po. Pag sobrang init ng panahon, di ba? Parang automatically itutubo yung koto. Dati may koto rin ako nung baby-baby pa, syempre. Kahit sino namang babae or lalaki na experience ng magkakoto nung mga baby pa sila. Yes. Namimiss ko rin po yung mga larong kalsada. Yung mga piko, tumbang preso, tagu-taguan, Chinese garter, ganon. Nakamiss din po yun. Dito meron ding larong pang bata. May mga tagu-taguan. Yun. Pero iba yung games at tsaka rules nila siguro. Unlike sa atin pa. Iba-iba din, di ba? Pa nga ba? Namimiss ko po na nakakakita ng mga nakatambay sa kalsada. Yun. Iba pagkatapos mag-basketball, magtatambay ka, naiinom ka ng soft drinks. Tapos yung damit ng lalaki is aalisin. Nakatira lang yung shorts. Tapos yung isasabit dito yung pinag-hubaran ng t-shirt nila. Isasabit dito. Dito po sa kalsada, wala kang makikitang naka-remove yung upper clothes nila po. Ewan ko. Siguro wala silang abs. Kaya ayaw ipakita yung katawan nila. Unlike sa atin, mga Noiti, mga Pilipino sa atin, puno ng abs. Joke. Yan pa po. Marami pa po ako namimiss na sa atin na wala po dito. So hopefully, pagkatapos po ng pandemic is makauwi ako dyan sa Pilipinas. At kung marami na yung subscribers ko and viewers, as I promise, I will bring cup noodles and chocolates. At saka yung mga bagay or gamit po na hindi ko na po ginagamit. May stock po ako ng mga wallet at stock ng mga bag na hindi ko po ginamit. Yun. Kumbaga brand nyo po. So, thank you for watching again. See you and have a nice day. Take care of yourself. Lagi po. God bless po.